Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang mandadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ang iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Bayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbidhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka, sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga lagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinakarihan ng Diyos." Nagtaka ang mga lagad sa pananalitang ito, muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa pinangarihan ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang malagad, kaya't sila'y nagtanong, "Kung gayo'y sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Nandito tayo ngayon sa 28 linggo ng karaniwang panahon. At ang tema po natin ay ang tunay na yaman. Isang tao habang paalis si Jesus, patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Isang kilos at ilaw ng isang tao naghahanap ng kaganapan sa buhay. Isang kilos at ilaw ng isang tao naghahanap ng katuturan, kabuluhan ng buhay bilang mananampalataya. At gayon pa man, sinabi ng ating Panginoon, ipinapakita ng ating Panginoon kung ano ang batayan sa pagiging huligang lingkod at tagasunod niya. Ibinanggit ng ating Panginoon patungkol sa mga utos ng Diyos. Kung siya ba'y nahasang sumusunod ito. At yun pa man sa kagalakan ng Panginoon, nasabi ng isang tao ito, mula ng pagkabata, siya'y sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, siya'y isang mabuti at mabait mula ng pagkabata at sumusunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. At noon, magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Isang panyaya na ating Panginoon na mas malalim natin tignan ang ating pananampalataya
sa pagsunod sa basiko or fundamental na batayan pagiging Kristiyano, ang maubos ng Diyos. Subalit, isang takbo ng buhay natin kung saan inutumbok ng ating Panginoon kung saan nakasaan ang ating pananampalataya, saan nakasandal ang pananampalataya. At kung malaman natin na isa ito'y umalis, nalungkot at hindi na siya sumunod sa ating Panginoon dahil po'y siya isang mayaman. Hindi po niya kayang iwanan ang kanyang mga riyan at sumunod ng tahasan ng ating Panginoon Diyos. Napakalaking hamon po para sa ating lahat, mga kapatid, kung ano yung mga bagay-bagay na kung saan umahadlang natin, umahadlang sa ating pagsunod ng ating Panginoon. At yun po man sinasabi natin, Panginoon, sila ko ito, isang bagay pa tulad sa ito.